So ready na tayo gumawa ng ating MVC, no, ating application. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sarili nating controller, no. Bago ang lahat, kailangan nating gumawa ng controller na muna kasi 'yan yung taga-decide. Kasi diba dun sa ating presentation kanina, controller muna bago siya yung magde-decide kung saan pupuntang view sa saan pupunta na model. Okay, so kaya mahalaga na gumawa muna tayo ng ating sariling controller, no. So yung controller, papangalanan ko siyang pages by .php. Okay, so yung controllers dapat laging capital letter yung unang letter, no. Kasi kailangan ma-reference siya ng mabuti ni CodeIgniter. So mahalagang naka-capital 'yan, no. So pati na rin sa pag gumagawa kayo ng sarili niyong MVC, lagi niyo ugaliin naka-capital 'yan. Okay, so gagawa tayo ng ating class which is pages. So ganito, girls and boys, no, wag kayong mag-code in Igniter kung hindi pa kayo nagbe-basic, no, nagbe-basic sa PHP. Dapat master niyo muna yung mga basic syntax ng PHP kasi kung diretso kayo sa CodeIgniter, gagamitin niyo tong tutorial na to. Medyo malilito kayo kung saan ginagamit kasi itatry nating i-tackle yung kada syntax pero mainam na hindi ko na dapat naintindihan niyo na yung mga basic syntax, no. Hindi ko na masyadong i-detail. Okay. So sa pages na class, maglalagay tayo dito ng public method. Public function na ang pangalan niya view. Okay, so sa view natin magpa-file if file exists. O magche-check tayo kung default to ng PHP, no, yung file exists. Then tawagin natin yung ating public o yung global variable which is path, no. Itong global variable na to, dineclare yan sa loob ni CodeIgniter. So yung kung gusto niyo yung mga list ng mga global variable, punta lang kayo doon sa controller o sa CodeIgniter documentation. Okay, so views, sabi natin yung app directory natin, punta kayo ngayon doon sa views. So ito views. Then pages. So wala pa, no, gagawa pa tayo ng pages. Then i-check nyo yung page na variable. Then dot PHP. So in-concatenate ko lang, no. So kung wala yung page na yon, na hanapin natin, show 404 ka lang. So ito in-extend na method galing dun sa CI controller, no. Then yung page, gusto ko yung home page. Okay? Then kung sakaling meron naman, gagawin natin this. Okay, so alam naman natin pag sinabi mo this, i-reference niya, i-refer niya yung pages. Load view tapos templates. So itong mga file na to wala pa, no, header. Then copy ko lang siya ng tatlong beses. Okay, so ito yung default method ng CodeIgniter, no, nung pag-view. Pages, punta ka lang doon sa pages na na directory. Then yung page, which is yung ito yung home, no. Then comma, data. Okay, so yung data, isa siyang array, no, data. Then title, lalagay ko rito ngayon yung sa title yung new post. Okay. Then data. So title muna. Pero pwede tayo maglagay dito ng iba't ibang mga array datas, no. Title. Sino yung nag-post. Ano yung document. Pero sa ngayon yung title muna. Okay. So itong mga load na to, ito yung mga predefined o yung mga method ng CodeIgniter para mag-include, no, parang ilo-load niya. Pero medyo mabusisi na yung class na yan sa loob ng CodeIgniter. Pero ganun siya, parang ini-include niya lang. Then,
i-structure niya na mula header, then to pala footer, no? Footer. Yan. Then sa gitna, yun yung ating page, which is yung home. So sa ngayon, wala pang home dun sa loob ng ating views na folder. So ang gagawin ko, pupunta ako dito sa views, then gagawa ako ng folder, no, sa loob. Then gagawa ako dun sa loob ng pages. Okay, kasi sabi nga natin, punta ka dun sa pages, views, pages. Then sa loob ng pages, lalagyan ko ngayon ng file na home.php. Okay. So yung yung home.php natin, dito na natin itatawagin yung title. Okay, so ito 'yon, no, yung title. Okay, so automatic pag sinabi natin ganito, echo 'yan, no, sa ating PHP tutorial, echo title. So ito i-echo niya dapat yung title. Pero ipapasok ko sa isang H1. Para medyo malaki-laki naman, ano. Okay, so meron na tayong customized na ano, no, na controller, kasi dito sa ating index, hindi pala to, no. Dito sa ating welcome, no, meron siyang index na function na i-download niya lang yung welcome message, no. Ayun, parang ayun yung pinaka-default ng Code Igniter. So gumawa tayo ng customize natin, no. So ito yung pinaka-basic na view function para makapag-view tayo, no. So ito dito sa loob ng home, pinasa lang natin katulad niya, no, sa pages. Dun sa home, pinasa lang natin yung data, which is ayun. So nagpasa tayo ng data na ang label ay title, pero ang kanyang value ay new post. Okay, so pag ginawa natin yan, nireload natin, doon pa rin sa welcome, no? Kasi hindi pa natin nababago yung ating, tama kayo, yung ating routes. Okay. So yun, no? Nakita nyo, no? Yun yung kanyang default controller. So ang gagawin natin doon sa ating routes, babaguhin natin siya para pumunta doon sa ating pages. So which is pages, so hiwalay ko tong default controller, no, pages view. Okay, so pag ni-refresh ko na yan, template header is PHP is not unable to load kasi nga wala pa tayo doon sa pages, wala pa tayong header, no. So gagawa na ako rito sa controller. Doon pala sa ating view. Sa loob ng view, gagawa ko na templates na folder, no. Okay, so sa templates, gagawa ko ng dalawang file, which is yung header.php tapos yung footer.php. Okay, so mamaya malalaman nyo kung ano yung benefit ng mga yan, no. Okay, so pag ni-refresh ko to, dapat din ito mag-error. Okay, so new post. Okay, kasi pinasa na natin siya, no. Okay, so nai-imagine nyo na ba kung ano itong use ng Code Igniter? So, yung use ng Code Igniter, yung pinaka-benefits niyan, hindi na tayo gagawa ng sobrang daming files, no. Kasi madami na nga siya, eh, yung loob ng Code Igniter. So, dito na lang tayo magpo-focus sa view, saka sa mga function sa loob ng controller saka sa model. Mamaya gagawa tayo ng sarili nating model, no. Tapos automatic yung ating pag-view, ilo-load niya na lang yung ating mga templates, no. Then sa gitna yung ating body. Parang imagine niyo kung gagawa ko ng index.html, yon. Yung ating header, ginawa nating header.php, no. Then yung ating footer, ginawa nating yung ending tag ng HTML. Then yung sa gitna, sa loob ng body, yun yung ating
itong portion na to. Then pinapasa natin yung mga data, no, which is yun. Ngayon, pag napasa na natin yung data dito sa loob ng ating nasa home, ma-access na natin siya. So, kung pag itinaray nga natin siyang i-print R, no, so i-print R natin, no, HP print R, alam ko data eh, print R data, refresh natin. Error handed. So hindi ano yung data. So pag pinrint R natin, hindi pala rito. Sorry. So pag naglagay ako rito sa pages natin ng panibagong data document is equal to this is a document body. So pag pinrint R natin yan, print R yung data at nirefresh ko. So mapapansin nyo, merong array, no, na title then document, which is ito yung kaninang dineclare natin. Then ipinapasa niya tong data na to sa loob ng ating body, sa gitna, sa home, no. So accessible na yung mga data na yan. So yun yung pinaka-simple explanation, no. Yung mga variable na or yung mga array na sa loob ng data na nandito, pinapasa natin dun sa loob. Yan. Then pwede na natin siyang accessin based doon sa pangalan o dun sa key. Yan, no? Sa key ng array ng loob, no. Para ma-access natin yung value. Kaya nangyari, echo title na lang tayo, no. Kung gusto natin yung document, the echo document. So paste dito. Ang tinanggal ko na yung print R, no. This is a document body. So pinasa niya lang do. Okay, so ganun yung method ng ano, no, ng MVC. Pero itong part na to, ito pa lang yung controller and view. So doon naman tayo sa model. So magde-database na tayo, ha. So ayusin ko muna itong ating routes, no. Yun nga yung routes natin, yung default controller natin, pages view. So itong home, kailangan babaguhin ko to, hindi dapat title, dapat pinaka landing page ng ating web app. Okay, so yung routes, okay lang tong 404 kasi pwede tayong maggawa ng ibang 404 message, no, pero ako gamitin lang natin yung 404 na default. Okay, so sunod yung ating translate URI dashes. So naka-pulse lang. Hindi ako sure kung ano yung use nitong function na to or itong controller na to. Property na to. Pero hindi ko na siya tinatanggal. So ito yung ating magiging pinaka-base na routes. Okay?